everyone, welcome to Volleyball DNA, where we examine the characteristics that make up some of the most intriguing personalities in the world of volleyball. I'm Denden Lazaro. And I'm Anton Rojas. The subject for this episode is one of the most powerful young spikers in the game today. She was a top five scorer in the UAAP for three consecutive seasons. A former Palarong Pambansa Best Blocker, this player was also the MVP in the 2018 PSL Collegiate Grand Slam Conference and Best Opposite Spiker in the 2019 PVL Open Conference. The former team captain of the UP Lady Maroons, Tots Carlos. Hi, Diana May! Okay, Diana May. Paano naging Tots? Kasi si Kuya magtoto, di ba? Tapos nung high school ako, akala nila same kami ng apelido. So nung sa school namin sa high school, medyo alam kilala kasi si Kuya kasi volleyball player din. So ayun, naging mag-tots, tapos naging tots. Hanggang sa naging ano na siya. Weird, no? Kung buhay ko, every time na may ano, tinatanong kung bakit tots. Ngayon ko lang narinig yung story na yan. Nasa Pampanga ka ngayon? Ah, sa ano mo, sa inyo, sa Lubao, Pampanga. Okay. Kasi Tots, di ba, pag sa Pampanga, dito sa Pilipinas, maraming magagaling na basketball player. Like sina Abueva, sina Ronald Pascual, Ian Sanggalang, mga kinocover ko dati sa San Sebastian. Pero, kamusta naman ang volleyball dyan sa Lubao, Pampanga? How big is volleyball dyan sa inyo, sa area nyo? Actually, parang basketball pa rin yung ano eh, yung parang main sport sa Pampanga. Pero parang volleyball, parang they're working on it. Kasi parang may mga ibang liga na, kunwari, mas maraming mga liga na inter-barangay, ganyan. Pero school-based, wala masyado. Mga ano lang, yung shakies dati, di ba? Hindi ko lang alam kung ano nang tawag sa liga na yun ngayon. Pero yun, yung sport, hindi lang schools yung naglalaro ngayon dito. Parang may mga, yun nga, inter-barangay, inter-purok, ganyan. So, medyo main sport pa rin sa amin ngayon yung basketball. Okay. Doon ka ba nag-start maglaro sa mga inter-barangay? Kasi ako, doon ako nag-start eh. Hindi po. Actually, never pa ako nakalaro ng ano. Ah, nakalaro pala ako once ng inter-barangay. Pero naglalaro na ako ng, ano, ng high school noon. Nag-start ako dahil nga sa brother ko. Tapos, badminton yung first sport ko, di ba? Parang nakwento ko na to kay, ano, kay Kuya Anton. Sa'yo din ata. Pero ayun, volleyball, ay, badminton yung first sport ko. Tapos, inintroduce lang sa akin ni Kuya yung volleyball. So, ayun, sabi niya maraming opportunities pag volleyball, lalo na pagdating ng collegiate. Yun nga. So, ayun, nag-volleyball ako. Okay, thoughts na kwento mo sa akin dati na yung dating setter ng UP, who's a two-time UAAP best setter, si Gerald Magtoto, siya yung nagturo sa'yo. Siya yung nag-influence sa'yo mag-volleyball at grade 6. Paano mo ba nakilala si Kuya Gerald? Kababayan mo ba siya? Related ba kayo? Paano kanya tinuruan? Kapatid ko siya. Ha? Paano? Eh, ba't magkaiba yung apelido? Kapatid. Oh. Kasi iba kami ng father. Ah. Yung ano, yung apelyido ko kay mama siya. Kasi wala sa birth certificate ko yung father ko. Oh. Tapos si Kuya, andun yung father niya. So naging magtoto siya, tas Carlos ako. Pero magkapatid kami, parang full mag kami yung magkapatid na ano, parang full kapatid kasi 'di ba yung iba nasa side sila ng dad niya, nasa side ako ng dad ko, hindi. Pareho kami nasa side ng mom ko. Okay, okay. Wow. Ngayon ko wow. Ngayon ko nalinawan na tayo. Now we know. Okay, okay. Kasi sabi nga, parang alam na brother. Close naman ni Tots siya ka ni Gerald Magtoto. Siya pa yung nagturo kay Tots mag-volleyball. Simpara magkapatid pala kayo. Oo. Wow. Alam ko, alam ko. Wow. Well, Tots, grade 6, you started playing volleyball, no? And then, tinuloy mo hanggang high school. Nakapaglaro ka pa pala sa Palarong Pambansa. Opo. Kamusta yung experience mo doon?
ano, nung first year ko sa Palarong Pambansa, syempre, sa mga games, medyo kinakabahan pa ako kasi first time ko nga magpalaro. And sobrang daming magagaling talaga. Kasi nakalaro ko pa ata sila, ano eh, Dimdim Pacres, sila Ayel Estranero. Ayan, si Ayel, spiker pa nun siya eh. Tapos siya yung nakakuha ata ng ano, best attacker. So, ayun, sobrang dami talagang may potential sa palaro. So, tapos nung second year ko ng Palarong Pambansa, which is fourth year high school na ako, parang isa kami sa ano, mga okay na team. So, we ended up fourth place. Tapos, ano, ang saya din kasi parang isa kami sa mga nakikipagbakbakan talaga sa top four. Tapos, sobrang dami ko rin natutunan from different players. Tapos, ayun, nakakatawa kasi nakakuha pala ako ng award. Tapos hindi sinabi sa akin. So, nakuha ako ng best blocker. Tapos, hindi ko siya nakuha. Bakit? Bakit? Kasi hindi, kasi nung awarding, parang syempre, in-expect namin fourth lang kami. Nung awarding, wala kaming award. Kasi, di ba, pag Palarong Pambansa, third to, ano lang, champion lang yung may trophies, medal, ganyan, certificates. Tapos, hindi namin in-expect na makakakuha ng ako ng award. From fourth place lang kami. So, ayun, never nila sinabi sa akin. Tapos, nung saktong mag-a-announce na ng best blocker, Diana May Carlos, Region 3, ganyan. Parang may tumawag lang sa amin na parang, asan si Tot? Sabi niya, may award siya, ba't di niya kinuha ganyan, ganyan. Tapos ayun, never ko siya nakuha. Aww. Never ko siya nakuha. At least alam ng pero, tao. Pero parang lumabas siya sa news na parang best blocker, Palarong Pambansa sa 2015 ngayon. May record naman. Nag-best blocker ka talaga. Please ha, kung sino man ang nanunood nito at kumuha ng trophy ni Tots, please, padala na lang kay Tots. Pero Tots, paano ka ba nag-start sa volleyball? Kasi kuya mo setter. Setter, tas blocker ka. Paano naging ganun yung laro mo sa start? Actually, at first, setting talaga yung tinuturo niya sa akin. Kasi gusto niya nga maging katulad niya ako. So, dinala niya ako ng bola, pero tinuruan niya ako una, digging. So, every day, pinapagawa niya ako ng 10 consecutive na ano na walling, na dig. Tapos, every time daw na magawa ko na yung 10 consecutive, atras ako ng isang step, ganyan. So, every day, nagaganan ako. To the point na yung natudulos na niya sa akin yung ano, yung setting. Tapos, sabi niya, pag setter ka, ganyan, ganyan, ganyan. So, parang ini-hypnotize na niya ako na mag, parang inaano, parang binubudol na niya ako na mag-setter ako. So, yun. So, yung nauna kong natutunan is digging tsaka setting. Tapos, nung mag-high school na ako, kasi pag elementary ka, wala siya sa pwesto-pwesto. Kasi dito sa amin, nung elementary kami, ngayon pag elementary kayo, may mga nagsaspike na, ganyan. Pero sa amin, pure, ano talaga, underhand lang talaga yung ano, laro. Tapos, patagalan lang na, hintayan mo lang talaga na mamatay yung bola. Tapos, yun. So, wala talaga akong pwesto nung, ano, nung elementary ako. Tapos, nung nag-high school ako, nag-try out ako as setter. Sabi ng, ano, sabi ng coach, hindi ka pwedeng setter kasi matangkad ka. Kasi during that time, di ba, pag high school ka, 5'6", 5'7", matangkad na. So, yung ginawa niya, spiker ka, ano, middle spiker ka. Tapos, tinawagan ko yung kuya ko. Sabi niya, middle, ano daw ako, middle blocker daw ako, ganyan. Tapos, sabi niya, hindi, sabihin mo, setter ka. Ayaw niya talaga, ganyan, ganyan. So, pinapalo ako buong training. Tapos, sabi ko, pinapapalo talaga ako, ganyan. Tapos, sabi niya, o sige, sabihin mo na lang, ano ka, open hitter. Di ba, that time, open hitter pa yung tawag. Coach, open hitter daw po, sabi ni kuya. Kasi po, ganyan. Kasi daw po, in the future, ganyan. Tapos sabi niya, hindi, kailangan talaga natin ng middle blocker. So, ayun, wala kaming nagawa ni kuya. Naging middle blocker ako. Hanggang sa fourth year high school ako, nagpalaro ako, naging middle blocker ako. Pero okay naman yung experience. Kasi parang yung fulfillment na mararamdaman mo pag naka-block ka, kakaiba talaga. Parang pag nakaputo ka ate din. Tama. Sobrang saya. Ang hirap kaya mag-block. Totoo. Actually, ngayong nung
high school ako, akala ko ang galing ko mag-block. College na nga. Eh, kasi naman mas skilled na yung mga players sa college, yung level na. Tots, alam mo ba na middle blocker din si Den nung high school? Opo, alam mo. Yung talaga, wala akong mahipo na bola. Isipin mo na lang, no? Like, si Tots Setter, dating ng college, parang siyang like Tina Salak or Kim Ford. Alam mo yung mga matatangkad na setter? Imagine nyo na lang. Kaya gina parang ang ganda ng kamay mo pag nagsiset ka during games. Ha? Pag ano po, yun talaga yung tinuro ni Kuya. As in, pag uuwi siya dito, patingin nga ako ng ano setting mo, ganyan. Stricto ah. Kaya naman, pangit na lang ganyan po, ganyan yan. Tough love. Well, Tots, di ba usually sa palaro, doon nare-recruit yung mga players going into college. Doon ka ba na-recruit? Ano yung recruitment story mo? Paano ka nag-end up sa UP? Ayan na. Nakakatawa kasi hindi ako na-recruit ng UP. As in, lahat ng schools na-recruit ako. Except Ateneo. Hindi at ako na-recruit ng Ateneo that time. So, lahat ng schools na-recruit ako except Ateneo. Tapos yung UP, hindi rin ako na-recruit. So, yung nangyari, dahil nga si Kuya, parang binubudol na ako mag-UP, sabi niya. Ganda yung experiences sa UP, may ganito, ganyan, ganyan. So parang yung culture daw, kakaiba. So gusto niya daw, matry ko, ganyan. So parang ako naman, sige, sige. Kasi bata pa ako, wala pa akong alam talaga at all. So yun nangyari, Shakey's National League yung for high school. Fourth year high school na ako noon. Tapos nahugot ako nang nag-represent for Pampanga Region 3 na maglaro for Shakey's. So, yun nangyari, parang merong isang reporter na in-interview ako. Tapos parang sabi niya, sobrang kapal ng mukha ko kasi never kami nag-usap ni Coach Jerry. Hindi niya ako ni-reach out, ganyan. So sabi ng reporter, saan ka magka-college? Ganyan. Sino yung mga nagre-recruit sa'yo? So, tapos sabi ko, UP na po ako. Pero hindi ako nire-recruit niya. Ikaw ni Jerry. Pero pala ko talaga mag-try out. Pero, syempre, bata pa ako, sabi ko, UP na po ako. So, hindi ko naisip kung ano bang mangyayari dun sa interview kong yun, kung sino ba makakita, ganyan. Kasi wala pa naman talaga akong alam sa media. So, yun nangyari, UP na po ako. Tapos, nabasa ata yun ni Coach Jerry. Tapos, tinawagan niya ako. Tapos, sabi niya, okay, let's keep in touch, ganyan. Tapos, the next day, nanood siya ng game namin. So, so yun yung recruitment, ko. Wow. Recruitment story. Grabe na gagawa ng media, kaya, kayo mga player, mag-ingat kayo, ha? Kung sino mag-i-interview sa inyo, baka hindi nyo alam kung saan lumabas yung balita nyo. Oo. Ay, hindi ako masyadong nag-aano sa mga parang mga mag-i-interview lang, nagpumpayag ako magpa-interview pag mga kakilala ko, ganyan. Pag mga okay na shows, ganyan. So, ayun. Pero at least, 'di ba, yung interview na 'yon kahit hindi mo alam. Opo. Maganda yung kinalabasan. Napunta ka sa UP. Nakakatawa. Every time na naaalala ko, kasi si Ayel Estroniero, ganun din pala yung nangyari sa kanya. Siya lang yung lumapit kay Coach Jerry na gusto niya mag-UP, ganyan, ganyan. Tapos sabi ni Coach Jerry daw, okay, let's keep in touch, ganyan-ganyan. So yun, hanggang sa lumipat na kami ng UP. Wow. Ang naalala ko, Tots, rookie year mo sa UP, sobrang bata nung team. As in, kalahati ng team, rookies. As in, 7 rookies. Pero, ang laki ng impact ng team nyo that year. It was a big year. Uminga yung UP Lady Maroons. So, in-expect mo ba na makakapag-compete kayo sa ibang team sa UAAP during your rookie year? Actually, during that time, hindi ko pa iniisip yung parang champion, ganyan-ganyan. Kasi during that time, parang gusto ko lang maglaro. So, laro lang talaga ako ganyan. Pero may mga aspects pa rin sa team na parang, okay, you have to win, ganyan-ganyan. So, parang naging... Since, kasi diba, UP pa, parang medyo mababa yung standing nila before that season. So, parang pagpasok namin, sobrang laki ng demand. Hindi naman demand, pero parang expectation.
Yun, sobrang laki ng expectation sa amin. Kasi, syempre, kasama mo sila Isa Molde, Justin Dorog, yung mga magagaling talaga na from high school na nagtatop talaga sa palaro, mga ganyan. So, parang naging malaki yung expectation. Pero, syempre, hindi pa namin yun naiisip kasi bata pa kami. So, naglaro lang talaga kami ng naglaro. Hanggang sa, ayun, nung medyo nabitin lang kami nung for semifinals yun, no? Nung semifinals, yeah. Nung sa Ateneo. Kasi sobrang dami na ng aspect na naka-affect sa team. So, parang yun. Pero nung rookie year ako, sobrang nag-enjoy ako. Tapos doon ko talaga nakita yung competitiveness ng liga. So, yun. Parang, okay. Ganito pala sa UAAP. Yun. So, nung rookie year mo, you guys started the season with a 2-3 record. And then you won 4 straight games after that. And people started to become, you know, excited na, wow, itong mga super rookies ng UP making waves in the UAAP, no? Like, for rookies, that's a big thing. And then yung turning point nun was when you beat Ateneo in 4 sets. And yun yung time na nandun pa si Gia, Eliza was still there, they were the defending champions yung time na yun. So, do you remember how you guys managed to beat Ateneo in that game? Sa pagkakaalala ko. Ilang years ago na to. pero during that time, kasi parang yung attitude ng team nung time na yun, parang talagang gusto namin talagang manalo. Tapos lahat ng yung game plan, sinunod talaga, yung instructions, sinunod talaga. Parang meron kasing ganung ano yung team eh. May side na ganun yung team eh. Parang pag may game plan, minsan hindi nasusunod, minsan nasusunod, ganyan. So parang lahat ng pinlano namin for that game, parang nangyari siya. So yun yung tingin ko naging ano, yung naging key kung bakit kami nanalo. Yung exact date nun, kasi sinasabi ni Den so many years ago, March 6, 2016. And that was... tsaka yun yung unang panalo ng UP against Ateneo since January 7, 2007. Ganong katagal, hindi na nanalo ang UP sa Ateneo. Ako, matatandaan ko kung nasan ako nung pinapanood ko kayo. Nasa Subic ako, magko-cover ako ng NCAA Beach Volleyball. Tapos nagwawala na yung mga tao, pinapanood kayo sa TV. Kasi nananalo kayo against Ateneo. Hindi ka ba like kinakabahan during that time? Kasi, di ba, defending champions yon, Eliza Valdez, Gia Morado, kalaban nyo. Ano yung feeling? At ano yung nagbago nung natalo nyo ang defending champions? Hindi ko masasabi ko yung side, yung for the team. Pero personally, yeah. Parang, siyempre, sobrang saya ko and sobrang grateful ko na nakalaro ko sila. Kasi nga, sobrang dami ko natututunan from these players. Hanggang ngayon, sobrang idol ko pa rin sila. Ate Gia, Ate Lai, sila Ate Den. Kasi sila pa rin yung parang foundation ng liga eh. So yung moment na ano ko, shit, panalo kami. Parang sobrang fulfilling niya kasi yung mga idols mo, syempre nakalaro mo, tapos kaya mo palang gawin yung kaya nilang gawin. So doon ko na realize na parang hindi naman pala kami lalayo sa kanila. Parang if kasi individual, okay naman kami. If aayusin lang namin yung teamwork namin, yung communication namin and everything, we can do great things pala. Yun. Well, nung year rin na yun, pumasok yung UP in the Final Four after 12 long years. Ang tagal nun. The last time they were in the Final Four was in 2003. Ganun na rin katagal. Mas matagal pa dun sa huling panalo nyo against Ateneo. So how big was this entering the Final Four for the UP community? Sobrang laki kasi yung, especially the UP community, biglang nag-boom yung ano eh, yung audience ng volleyball, yung fans ng UP women's volleyball team. Sobrang laki kasi sobrang dami namin na pasayang tao. And, yun. Siyempre, andun pa rin yung pressure. Pero, yung fact pa lang na nasa Final Four kami, malaking ano na siya. Malaking bagay na siya for us. Okay. Thoughts, I'm gonna ask you a tough question.
Kasi curious ako eh. Kasi binabase ko tong question na to. binabase ko tong question na to sa mga nangyari before. Ang lakas mo against Ateneo during the elimination round. First round mo, 16 points. Second round against Ateneo, 12 points. And you're a rookie ah. Rookie ka nito. Pero sa unang Final Four experience mo, your output was just 6 points. So syempre nagtataka ako. Like, what happened? Is this rookie jitters? Naka-focus ba yung depensa ng Ateneo sa'yo? Like for you, syempre, I'm sure ikaw, napaka-competitive mo. You wish you could have performed better. Why do you think this was so? Sinabi mo rin kanina, marami rin mga distractions nung umabot kayo sa Final Four. What do you think happened during your first Final Four experience against Ateneo? Well, ako, parang sobrang kinabahan ako that time. Kasi parang naging sobrang laking issue niya. Hindi issue. Parang big news siya. Kasi parang kami yun nandun. So, yeah. Final Four UP Women's Volleyball Team, parang lahat ng tao, parang, alam niyo yun yung mga tao, parang you can do this, ganyan-ganyan, mas magaling kayo sa Ateneo, ganyan-ganyan. Tapos parang sobrang daming naririnig na voices na parang UP, kaya niyo yung Ateneo, ganyan-ganyan, ganito lang gawin niyo, ganyan-ganyan. So yun, so parang, syempre, may mga, yun yung factors from the, ano, from the nanonood. Pero in the team, parang, for me, ah, it's really, ano, the Ateneo really played well. As in talagang, wala akong masabi. Kasi, from defense, to set plays, to attack, alam nila yung gagawin nila. So, parang, kami, parang, syempre, kung ano na pin-repair namin from previous games, yun yung i-train namin, ganyan. Pero, sobrang laki ng improvement nila. Sobrang laki ng difference ng laro nila from the first game. So, for me, yun yung naging impact. Naging reason ng game na yun kung bakit medyo bumaba yung scores ko that time. Kasi, Ateneo really played well. Mm-hmm. Well, the next year, your second year in the UAAP, expectations were definitely higher since the previous year, nakapasok kayo ng Final Four. Ang ganda nung pinakita nyo. And you guys started with a 4-0 record. What was the feeling like na ang ganda nung start nyo? Parang nadala nyo yung momentum from the previous season. And what happened after that? How did the season progress after that? I think na-overwhelm kami sa syempre 4-0 to sobrang daming taong sumusuporta, sobrang daming taong nanonood. So for me, I think na-overwhelm kami. And also, start pa lang kasi ng season. So parang, during that time, hindi pa namin nakalaro yung defending champions, yung second, yung third, yung fourth. So parang, for us, start pa lang yun. So parang, nangyari ang laking expectation agad ng mga tao na parang UP final four ulit this year ganyan. Pero wala pa kami sa kalahati ng liga, wala pa kami sa gitna ng liga. So siguro yun lang, sobrang na-overwhelm kami dun sa 4-0 and syempre marami pa ring aspects na nakaka-affect sa team. So ayun. Thoughts, kailan nag-start yung UP ikot? Yung nagse-celebrate kayo, tumatakbo kayo around the court. Rookie year mo ba or was it the second year? I think the second year ata. Kasi nag-training kami sa Japan. Yeah. Yun, okay. So parang every time, syempre Japan, every time na makaka-point sila, umiikot sila, tumatakbo sila, ganyan-ganyan. So parang sabi namin, why not gayahin? Kasi wala namang kasi nakakadagdag siya ng energy. Ganyan. So ayun, yun yung isa sa mga nadala namin sa training namin sa Japan, yung UP ikot. Okay. So yun pala yung origin nun, yung UP ikot. Napagod kaya yun? That's why I don't know. Actually, napagod kami. Parang you're part of the league. Yan siya ginawa. Special circumstances na. Oo. Depende sa ano. Pero thoughts, naalala ko ah. Nung 4-0 kayo, tas UP yung nasa taas ng team standings, ang dami nagsasabi, kailan last time nangyari to na yung UP nasa taas?
Pero yun nga, sabi mo, siguro nakaka-overwhelm din na syempre, we're talking about 12 years of not being in the Final Four, tas nag-Final Four kayo. Ang taas na expectations that second year. Last year nila, Nicole, ni Kathy, Geyser, diba? So, and you guys, kayong mga super rookies, you were very young, sophomore pa lang. So I guess, ang dami pa lang, ano? Dami pa lang responsibility? So, oo, sobrang daming factors. Kahit si Ate din alam yan eh. So, alam nating lahat yan. Yung collegiate volleyball, para it's a different world. Diyan na siya shape yung ano mo eh, yung mental toughness mo rin. Oo, grabe. Sobrang dami ko rin natutunan. So ano yan? You're dapat... only just starting. You're only just starting. Ano ba yan? Dapat may times na you shut off niyo yung social media niyo or like just focus on training? Dapat may ganun ba? Sa amin, sinasuggest nila coach na huwag niyo mo social media, ganyan-ganyan. Pero hindi na sinasabi i-delete niyo, ganyan. Pero ayun, pero every season, para isa ako sa parang Twitter, dine-deactivate ko talaga, ganyan, or hindi ako nagpa-Twitter, ganyan. Kasi sobrang daming ano sa Twitter eh. Ang daming news. It can get toxic at times. You don't need that. You have to focus on your season. Okay, after your second year, Coach Jerry leaves. Obviously, everybody was expecting na because you guys made the Final Four, makakabalik kayo sa Final Four ulit. And then change happened in your third year. Pumasok si Coach Godfrey Okumu at naalala ko, nung pumunta kayo sa ABS, I met Coach Godfrey for the first time. And then you were the team captain. Ginawa ka niyang team captain, Tots. Tapos tinanong ko si Coach. Sabi ko, Coach, what do you expect from Tots Carlos? Carlos, yes. I want Carlos to have variety in her game. So, variety daw yung hinihingi sa'yo aside from being a captain. Ganun ba yung sinabi ni Coach Godfrey sa'yo in your third season? Ano ba yung story dyan? Yun yung sabi niya, parang gusto niya daw ako na mag-grow, ganyan. So, ako kasi yung, during my first and second year, parang ako kasi yung parang papalo lang ako, ganyan. Pero nung time ni Coach Godfrey, parang may mga ibang techniques siya na tinuro sa akin, like check ball, drop shot kung kailan mag-check ball, paano makikita yung blockers mo, ganyan. So, well, sobrang dami ko na natutunan kay Coach Jerry, pero sobrang vocal kasi ni Coach Godfrey. So, lahat ng gusto niya ituro sa akin, as in, hindi, tapos na yung training namin, pinapa-extra pa niya ako ng check out, ng cross court, ng down the line, kung anong gagawin, pag ganito, ganyan. So, dami kong natutunan talaga kay Coach Cardi. And also, nakita niya kasi na hindi, parang, during that time, hindi ako yung parang, hindi ako leader. So, gusto niya matutunan ko paano maging leader. So, ayun, yun yung sa tingin ko na, ano, yun yung pagkaka-explain niya sa akin. I think okay naman yung nangyari, Tots, kasi naging top 3 ka sa scoring that year. As in, biglang, kasi rookie year mo, 11 ka sa scoring. Second year mo, number 5. Third year, number 3. Tapos nag 32 points ka pa sa isang match. UST ata yun, no? Hmm. So, laking bagay ng ginawa ni Coach Godfrey sa'yo na ginawa kang team captain, you had the responsibility. Pero na-realize mo ba yon na your game was elevating to another level? Actually, parang nakikita ko, never ko nalaman na pang ilan ako sa scoring, ganyan. Kasi hindi ko tinitingnan masyado yung stats. So, yun nangyayari, sabi ko nga, naglalaro lang ako. So, yung lahat ng natututunan ko sa training, sa mga tinuturo ni coach, from my teammates, ganyan. Yun yung ginagawa ko lang. Tapos, syempre yung, parang yung nasa isip ko, pag maglalaro ko ngayon, bahala na yung results, kung ano yung magiging results. So, parang every time na maglalaro ako, naglalaro lang ako talaga for my teammates, for me, for my coaches, for everyone who's supporting the team. So Coach Gaudi was like adding a new dimension to your to you as a player, like being like more a cerebral player and being more responsible as, you know, one of the seniors in the team.
Pero siya rin ba yung may paka na? Bakit ka nag-beach volleyball? bakit ako? Hindi, si Coach Derry. Kasi 2 years ako nag-beach volleyball. Okay. So yung first year ko, sabi ni Coach Derry, kasi wala akong receive, sabi ni Coach Derry, mag-beach volleyball ka para may receive ka. Para receive ka. Kasi dalawa lang kayo, so pag binigay sa'yo, wala kang choice talaga kung kukunin mo. So first year namin, para we ended up at fifth or sixth. Sino partner mo nun sa first year mo? Si Ayel. Ah, si Ayel na. Okay. Tapos, nung second year ko sa beach volley, sabi nila, kayo na lang ni Ayel. Kasi parang dun nagsustart yung parang pag-gel ng communication namin ni Ayel. Dun parang nakilala namin bigla parang ni Ayel yung isa't isa. Kasi during my first and second year, hindi pa kami ganun ka-close ni Ayel. So, from beach volleyball na season 79 na. So, ayun. Tapos, parang, syempre, natalo kami ni Ayel. Parang, ano ayusin natin next year? Ganyan, kailangan mag-podium finish tayo next year. So, ayun. Sabi nila, coach, sige, kayong dalawa na lang. Ganyan. So, hanggang ngayon, actually, kung may chance na mag-beach volley, gusto namin sumali ni Ayel ng beach volley. Oh, pag nagka-BVR ulit. Oo nga eh. Ganun ka solid ah, yung samahan nyo ni Ayel ah. Oo, solid talaga. Sobrang dami kong... Pero magkalaban nung Palarong Pambansa. Oo. Nakakainis pa si Ayel kasi hindi siya yung spiker na pag pumalo siya, boom talaga. Siya yung spiker na pag pumalo siya, walang taong kukuha ng bola niya. As in, alam niya kung paano siya mag-place ng shots niya. So, lahat na taon eh, inis kay Ayel nung palarong yun eh. And she played as a setter and as a libero in college, ha? Well-rounded player. Oo. Sobrang dami niyang experiences. At nakapag-bronze kayo ah, sa UAP Beach Volleyball Tournament. So that shows na okay yung partnership niyo. Pero nag-champion doon, Tots, sina Cici. Alam mo naman si Cici Rondina, iba yan. Si Pons, fine ako. Iba yung mga yan sa buhangin. Okay. Sabi ko nga, papalag pa ba tayo? Okay, since Tots sinabi mo kanina na hindi mo alam yung ranking mo sa scoring. So, yun. Rookie year mo, number 11. Sophomore year, number 5. Third year, number 3. Fourth year, number 3 again. Number 3 again, season 81. Ang number 1 nung season 81, fourth year mo, si Cici, tas si Ea, tas ikaw. So, lalakas. Pero para sa'yo, Tots, sino ba yung mga spikers, players na nakalaban mo na sobrang na-challenge ka? Kasi ikaw, you're a scoring machine eh. Pero marami rin mga scoring machine dyan. So, sino yung mga ibang mga scoring machine na nakakalaban mo na talagang na-challenge ka pag nakikita mong kalaban mo sa kabila ng net? Siyempre, una, kung tatanungin mo ako from my whole volleyball career, siyempre, Ate Eliza. Kasi siya talaga yung parang, aminin man natin, lahat ng mga volleyball players na, lahat ng mga bata nangangarap na maging volleyball players, isa si Ate Alay sa mga naging tinitingnan nila, tinitingala nila para maging volleyball players. So, ayun, si Ate Lai. Tapos si Jaja. Mahirap kalaban si Jaja, sobra. Tapos si Cici. Kasi, every time yung makakalaban ko si Cici, wala akong nabablock. Wala akong pahawakan sa bola. Sobrang hirap kalaban ni Cici. Kahit mapa-beach volleyball man yan or indoor, every time na maglalaro kami, wala akong mahawakan sa bola niya. Naalala ko, then remember sinabi ni Maddie sa atin na yung kamay ni Cici, sobrang likot na. Sobrang likot. Like, ang taas na tumalon, may hang time pads, likot pa ng kamay. How do you stop that? Oo, grabe. Yung makikita mo yung form niya pa cross court na tapos biglang magda-down the line. Ay nako. Well, eto Tots, UAAP season 82. Nahinto tayo because of the pandemic. Pero ano sa tingin mo yung mangyayari if natuloy? Kaya ba bumalik ng UP sa Final Four sa huling taon niya ni
Isa Molde? Well, syempre, that's the goal naman ng team eh. Lagi, Final Four muna, if ever makapasok ng Final Four, championship din yun. Pero, yun nga, kasi yung ibang teams, pareho kami na, nagtitraining kami, nagtitrain din yung ibang teams. Tapos, yung mga, may daming bagong yung mga rookies, tapos ang lalakas na, like, Fitness Peros, yung mga rookies ng Lasal. Sobrang dami talagang, ano eh, rookies na parang, yung potential nila, mas mataas nung rookies kami. So, iba talaga yung ano nila, yung, what do you call this, yung, iba talaga yung time nila. Kesa ngayon, kasi sobrang dami ng volleyball ideas, volleyball trainings na nagagawa, nabubuo. So, sobrang lucky sila kasi na-experience nila yung ganong programs. Kasi nung kami, yung grassroots ng volleyball ngayon, di ba? That's why we're together in Solid 7 kasi gusto natin tulungan yung mga grassroots na ma-experience yung mga bagong trainings, yung proper trainings, proper program, ganyan. So, sobrang laki kasi yung mga rookies ngayon na-experience nila yun. Pero, yun nga, masasabi ko, hindi ko alam kung nasan kami, kung ever matutuloy yung UAAP. Kasi lahat ng teams ngayon, sobrang potential. Lalo na yung mga bata nila. So, ayun, siguro kung gusto namin pumasok ng Final Four, kailangan talaga namin makipagbugbugan, ganyan, para makapasok kami. Siyempre, wala naman dumarating dumarating sa'yo na madali mo siya makukuha. So, every time na may gusto ka, kailangan pagtrabahuhin mo talaga. So, yun yung masasabi ko. Hindi ko alam. Pero ang masasabi ko, happy ako na bumalik ka for UP. Kasi, naalala mo, nag-uusap tayo. Sabi ko, Tots, babalik ka ba? Hindi ko pa sure. Ano, Kuya Anton? Balik ba ako? Sabi ko, oo! Sino ko cover ko sa UP? During that time, biglang may club team ako, tapos Akads pa, tapos UAAP, ganyan-ganyan. Pero yun nga, bumalik ako. Okay. Even though hindi pa kayo nag-champion sa UAAP with UP, nag-champion naman kayo in other tournaments like the 2018 PSL Collegiate Grand Slam Conference, yung PVL Open Conference 2018, nag-champion din kayo, although injured ka nung time na yon. Naalala ko nung in-interview ko yung team sa The Score, sabi ko, nasaan si Tots? Hindi talaga, pinahinga ka talaga nung time na yon, di ba? Oo. Hindi talaga ako pinalaro kasi nagka-shin fracture ako, stress fracture. So, napahinga ako. Sinabi mo, at the start, in-influence ka talaga ng kuya mo na mag-UP kasi iba yung experience. So ikaw ngayon, Tots, since hindi ka na super rookie, at sabihin natin marami pang magagaling dyan na super rookie, ano yung magiging sales talk mo sa kanila para piliin nila na mag-aral at maglaro sa UP? Well, syempre, una-una yung education. Kasi lalo na ngayon, parang wala kang free tuition ngayon sa UP eh. So, parang, ayun. So, tapos may scholarship ka if ever mag-varsity ka. We cannot offer money, we cannot offer things, fancy things, ganyan. Pero, one thing we can assure is the education. And, syempre, gagawa namin ng paraan yung dorms, yung pagkain, ganyan. Pero, enough na siya for you to, kasi sobrang daming estudyante, high school students na sobrang gusto pumasok sa UP. Even my high school classmates, sabi nila, nung nag-meet kami last year, tapos sabi nila, sana nag-volleyball na lang ako para makapag-UP ako. So parang, isa siya sa, kasi nag-upcut sila, tapos hindi sila pumasa sa Diliman. So parang pumasa sila sa UP Clark, tapos yung iba hindi. So parang sobrang inggit sila sa akin kasi nakapasok ako ng UP. So, yun yung isa sa mga, yun yung pinaka i-offer ko talaga, quality education talaga. Tots, let's talk about your pro career naman. Kasi you entered the pro leagues at the young age of 18. Started playing na at that level. Ano naman yung mga natutunan mo playing with pro athletes in Motolite and in
Wait, did you play for Perlas? Yes, for one conference. For Motolite, Photon, and Perlas. Sobrang laki ng difference. Sobrang laki ng difference niya for me. Kasi, syempre, mga veterano na yung kalaro mo. So, hindi lang siya palakasan ng palo, palakasan siya ng utak. Kasi, di ba, sabi ko nga, nung 18 ako, parang second year college pa lang ako nun. So, sabi ko nga, parang ako yung tipo ng player na palo lang ako ng palo. So, ayun. So, yun din yung, parang yun yung start ng growth ko. Na nakita ko yung mga players na ito na nag-iisip talaga, na magaling talaga, na hindi kailangan fancy yung ginagawa mo para makascore ka, mga ganyan. So yun yung parang naging first eye-opener ko sa volleyball, sa liga. So ayun, pero yun nga, madami nga ako natutunan and everything, pero syempre iba pa rin yung feeling pag mga idol mo ngayon nakakalaro mo, ganyan. So, yun, sobrang laking impact niya for me na at a young age nakakalaro ako sa pro, and yun, parang nabukas agad yung isip ko na parang ganito pala talaga yung volleyball, ganito pala yung UAAP, ganito yung pro. Yun. Si Coach Jerry yung nag-recruit sa'yo sa Perlas, di ba? Kasi siya rin yung coach nung time na yun, di ba? Ayun. Pero at least thoughts, napatunayan mo naman na kaya mo makipagsabayan sa mga kapwa mong players at that level. Kasi noong 2019, nag-best opposite hitter ka with Motolite. Hmm. So congratulations on that. Pero eto, kayo ni Den, you guys are sharing your knowledge to the grassroots level through Solid 7. Can you tell us the story of how you got involved and how it is for you to be helping out the future generation of volleyball players? Ah, okay. So, nasali, si Ate Gia yung nag-invite sa akin. Pero hindi siya talaga invite-invite na parang, uy, gusto ko namin sa Solid 7. So, yun nangyari, nagkukwento lang kami. Ano to eh? National team training. Tapos, andun ako. Tapos, parang nagmamadali si Ate Gia. Tapos, sabi ko, Ate, ba't parang po nagmamadali ka? Saan ka pupunta? Tapos, sabi niya, chismosa, di ba? Curious. Sabi niya, kasi setting, parang training, ganyan-ganyan. Solid 7 siya, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya. Tapos sabi ko, uy, interesting yan, ate. Ah, ganyan-ganyan. Nung una, yung sa kanya, yung mahaba pa yung program, ate Den, yung parang 3 weeks ba? Basta parang ilang sessions siya. Hindi lang siya 3 sessions. So sabi ko, ate, ang ganda niya na, ganyan. Sino pong kasama niyo dyan, ganyan-ganyan? Tapos sabi niya, gusto mo ba? Gusto mo ba sumali? Ganyan-ganyan. Sabi ko, ate, pwede, ganyan-ganyan. Gusto ko rin po na tulungan yung ganyan-ganyan, yung grassroots, ganyan. Gusto ko maging part ako ng volleyball nila, ganyan, na natuto sila from me, from us, ganyan. So, akala ko, binibiro lang niya ako na isasali niya ako. Tapos biglang nagpaplano sila na parang, thoughts, pwede ba tayo mag-meet, ganyan, ikukwento namin sa'yo yung Solid 7, tapos gagawa tayo ng opposite hitters training, ganyan. Sabi ko, hala, kasali nga ako. isa sa mga pangarap ko na makatulong ako sa grassroots. Kasi nga, during our time, syempre lalo na nung time niya ate din, no, siguro. Paano ba? Yung time mo nga na medyo, hindi na nga tayo nag-abot sa UAAP, di ba? Di ba? Nag-abot tayo. 1 year ata. Hindi na. 78 na pumasok, di ba? Okay. Tapos, nakakaalaman na. Tapos, ayun. So, biglang, sige po, gusto ko ganyan. So, sumali ako. Tinanggap ko yung invitation nila, Ate Gia. So, ayun. Nakakatuwa lang kasi na yung mga hindi namin na-experience before, na gusto namin ma-experience dapat before, siya yung ginagawa namin today for the grassroots. Kasi yun talaga yung main ng Solid 7, na makatulong talaga sa grassroots. Kasi nga, di ba sabi ko, yung rookies pa nga lang ng UAAP ngayon, sobrang dami na nila knowledge sa volleyball. What more if umpisahan yun sa mas batang edad? Di ba? So, parang yun yung isa sa mga pangarap ko talaga. So, sobrang grateful ako na naging part ako ng Solid 7. So, ayun. Shout out kay Ate Gab. Yeah. Coach Gab. Yan. Ate Gia. Gab and Gia.
We're so happy to be a part of Solid 7. We love your initiative to help the grassroots program here in the Philippines. And this is hopefully just the start. A stepping stone to bigger things. Yes. Well, talking about stepping stones to bigger things, what's next for Tots Carlos? What's next for Tots Carlos? If papayagan ka maglaro for season 83, will you still play for UP? Actually, pinapayagan naman po ako maglaro nila coach. Sabi nila, they're convincing me to play pa talaga. So sabi ko, coach, I'll think about it. Ganyan. Eh, si kuya, isa pa to si kuya. Sabi niya, ano, kung ako sa'yo hanggat may playing year ka pa. Wait lang, sorry. Kung ako sa'yo hanggat may playing year ka pa. sa UP, ubusin mo, ganyan-ganyan. Kasi yung UAAP, once in a lifetime lang yan, hindi ka na makakabalik. May point naman siya. Pero hindi ko pa talaga alam. Pero everyone around me, kino-convince talaga ako na mag-play for UP for the last time. Sana, no? Sana in a couple of months, matuloy. Ayusin ko na kasi para hindi siya, ano, kung maglalaro ako, para hindi siya conflict sa pro team ko. Okay. Pero aside from UAP, what's next? At this point. ano lang talaga. Ngayon, nag-aaral ako kasi hindi pa ako tapos sa studies ko. So, tapos training lang every day for Motolite. Tapos Solid 7. Tapos, iniisip ko pa ako maglalaro ako. Pero, as of now, yun pa lang yung plan ko. And also, kung matapos man ako next sem na hindi po okay yung lahat, parang gusto ko mag-coach. Wow! So, yun yung iniisip ko ba? Wow! Okay. That's interesting, ah. Kasi di ba, like si Gia Morado, sinasabi niya na never niya inimagine na magko-coach siya. Pero kung magsalita siya, para siyang coach. Ano ba tinitake mo sa college, Tots? PE. PE? At first kasi... So bagay! Bagay! At first, sports science siya. Eh, sports science, well, meron naman siyang mga practicals, pero more of research siya, more of the human body. So, lumipat ako ng PE kasi practical siya, nagtuturo kami ng ano, yung requirement namin for ano, last sem ng program para magtuturo kami ng mga bata, mga college, ganyan. So, parang sabi ko, parang okay to na practice for if ever magko-coach ako. Kasi yun nga, ever since talaga gusto ko mag-coach ako. So, lumipat ako sa mas tugmang course. Ayun. Pwede. So, how about the national team? Will you suit up for the national team if ever you get called? Oh, naman. Isa naman yun sa pangarap ko din na before, at least once before ako mag-retire sa volleyball career ko na makalaro ako for the national team. Because you were already in the pool, di ba? Yes. Last year, parang nasa training pool po ako, di ba? So parang naging conflict na siya sa studies ko, sa pro. Tapos, ayun, di ba, may injuries pa ako. So sabi ko, parang kailangan ko muna i-let go yung national team ngayon. Kasi yung mga priorities ko. So may time naman siguro yan for me. Sana. Ayun. Well, masasabi lang namin ni Den, napakalaki ng potential mo, Tots. Your game speaks of it, the numbers validate it, and you're still very young. That's the main thing of a bright future ahead of you. So I guess step by step, right now you're doing a lot of things. You graduate, maybe play in the UAAP, who knows? And then more awards to come in the club team of yours. So Tots, maraming salamat sa oras, and we're very happy to have been given a chance to speak with you dito sa Volleyball DNA. Sobrang grateful din ako na na-invite niyo ako dito kasi gusto ko rin i-share yung experiences ko sa mga lalo na nga sa mga bata kasi yung show niyo parang nag-boom din siya eh, so parang naririnig ko rin yung show niyo. So ayun, sobrang thank you kasi na-invite niyo ako, and sobrang thank you na nagkaroon din kayo ng initiative to create this show na sobrang laking impact din sa volleyball community, lalong-lalo na sa mga bata. Kasi
ito yung mga isa sa mga ano, isa sa mga for me, isa sa mga nakaka-inspire panoorin if lalo-lalo na sa times ngayon kasi pandemic, you cannot do anything na sports. So parang it's one way of connecting din sa mga bata, 'di ba? Ate din. So sobrang grateful na may mga na nagkaroon din ng initiative na gawin ng show na 'to. Thank you. And thank you to you, Tots, and to all the volleyball players who are supporting each other throughout these times. Yes. Thank you so much for your time, Tots. We know you have school, you have training, and na-squeeze in mo pa tong interview na to share your story. We're very grateful. And to you guys, thank you so much for watching Volleyball DNA. Hey, Jojo, say bye. Bye, Jojo. Say bye. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.